Okay, what's up mga guys? Motoran here. And today, hinga. Nasa atin na si ano, si Riff. Pangalan na itong motor na to para sa akin. Pinangalanan ko na Riff. Which is ang tatambangan niya is Rusi RFI 175. So, anong unang-unang gagawin natin pagka nagkaroon na tayo ng bagong motor? Kahit anong motor yan. Or kahit anong sasakyan. Siyempre, unang yung gagawin is lalagyan nyo ng tire sealer. Yan. Ito ang gamit natin, itong Extreme 1 tire sealer and inflator. So, may laman na to na hangin, itong Extreme 1 na to. So, nandito rin yung mga instructions. Kaya lang, focus natin. May igi. May focus. May igi. Ayun nga, pasensya na. Pero in-adjust ko na lang muna si Rift. Si Rift, ang aking motor na si Rift. So, in-adjust muna natin ang position, tapos sin-interstand natin. So, ang instruction dito kay Extreme 1 Tide Sealer and Inflator is, ang unang-unang gagawin daw is, shake mo muna maigi. So, shake mo na maigi. Sin-shake. Sumunod is, fix this product to the connecting pipe of inflate tire. So meaning sa flat or mismong sa gulong na hindi flat. So ang gagawin mo muna is tatanggal lang ko muna ng hangin tong gulong natin. Tapos kasi may laman na to na hangin, so tatanggalan mo ng hangin tong gulong. Tapos ilalagay ko muna connecta to. So meron siyang bulb switch. So silyado pa maigi yan. Hindi pa nagagamit. So, titestingin natin itong Extreme 1 tire sealer and inflator. So, let's do this. Okay, yun nga. So, ang gagawin natin na una, tanggalan natin ang hangin to. Siyempre, bago pa. Kaya, malamang magandang gawin. Gamitin. Wait lang ha. Tanggalin natin siya ng hangin. So, wala siyang butas. So, dito ako mag-umpisa sa bulb niya, sa inflate bulb niya. So, ayan. Wala na nga siyang hangin. Okay. Wala na. As in, wala na. So, testingin natin ngayon. So, pag ito, hindi gumana. Flat to. Pero may pambomba naman ako dyan. So, ang gagawin muna, ito. Nakita mo yung nozzle na yan. So, ilalagay mo muna daw dito. After mong tanggalan ng hangin. So, after mo yung plate, lagay mo siya. Tightly, ha? As in, tightly. So, tanggalin natin. Tanggalin tuloy. Ilagay natin maigi. Kailangan, hakab na hakab siya dun sa bulb. Yan. Tapos, meron ditong on-off. Switch, on-off mismo niya. So, ang gagawin natin. So, nakakalug ko na naman eh. So, after mong kalugin, meron na yon natin. Try natin ha. Yan na. Na-on na natin. So, yun natin. Pipisiling ko siya kasi para malaman ko. Okay, tampila pila lang. At malalaman mo rin siya pagka talagang sobrang sa hangin.
sa gawa ng bumabagal yung pagbuga niya. Stick. Yan. Hindi dapat tumayo regalo. Okay. So ang napansin ko, so tanggalin natin. Napansin ko hanggang isa lang siya. So sa ano na to, sa 450 ml na Extreme One Tire Sealer Inflator, isa lang ang kaya niyang gulong. Yan. Sa laki nito na ano, 130 by 70 by 13 na nagulong, isa lang ang kaya nitong inflator na to. So safe na ngayon yung unang gulong namin sa likod. Yan, unang gulong natin sa likod. Matigas na siya ulit. So safe na siya. In case man na may mangyaring, huwag naman, sana knock on wood na mapako kahit maliit na pako or malaki man. At least kahit papano, safe na kami na makaka-uwi kami ng hindi kami mapa-flat. Yun ang ano, yun ang use nitong Extreme One Tire Sealer. All-in-one na siya kung tutusin pagdating sa ano, sa mga flat tires. May hangin ka na, may sealant ka pa. Testingin natin ngayon kung ano na nangyari. So ibababa ako ngayon sa pagka-setters ka na to. Ano? Malambot ba? Hindi, no? So, yan ang napansin ko. At sa, yun nga, sa 450 ml, isang gulong lang na size 30, na rim 13, na 130 by 70 by 13 na gulong ang kaya niyang bigyan ng hangin at sealant. So, yun nga. At sana'y may natutunan kayo sa aking video. Please share and subscribe sa akin channel. At salamat po sa mga ano, sa mga nag-subscribe. Salamat po sa inyong suporta. At yun nga, patuloy po sana kayong ano, sumuporta sa channel ko. Laking tulong po sa akin ang pag-subscribe ninyo. Kaya, this morning, peace.